kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Aklas. Taong 1998, Visayas. Ay, Sus Maria naman, oo. Ay, bakit sobrang mahal ng sibuyas ngayon? Aba, oo nga, no. Ano bang nangyayari dito? Bakit mas mahal pa sa kilo ng karne? Ano bang nangyayari sa mga namumuno? Kapag ganito kamahal, kaunti na lang yung marerekado eh. Yung sabi nila, bumaba daw yung supply kaya nagmamahal yung presyo ng sibuyas. Ewan ko lang kung totoo ha. Ang sabi, mas mura daw yung imported kaya yun yung binibili ng mga tao. Tumigil ang mga magsasaka dahil dun. Kaso, pinigilan daw yung pag-aangkat natin sa ibang bansa para naman daw kumita yung mga lokal na magsasaka. Kaso ang problema, ang daming nangangailangan ng supply, eh kaunti naman yung nagagawa. Kaya lalong nagmamahal yung presyo eh. Ay wag na nga kayo magbigay ng komento. Ay baka mali yung narinig nyo tapos maniwala sa inyo yung lahat ng tao dito. Bossing, ayos. Umuobra ang plano natin. Mabuti kung ganun. Itago nyo ng mas matagal sa bodega ang mga supply. Habang tumatagal, mas lalong tataas ang presyo. Gawin nyong nararapat para kumita tayo. Areglado, bossing! Nang mga sandaling ito, nakikinig lang si Aklas. Dama niya ang paghihirap ng mga tao at inaabuso pa ng iba. Nagtatanim din ng gulay si Aklas. Partikular sa kanya ang sibuyas dahil ito ang pangunahing produkto sa kanyang lupain. Hindi na mapipigilan ang pagtaas ng presyo ng sibuyas. Ngunit nakaisip ng paraan si Aklas upang kahit papano makatulong. Nagdala ng maraming paninda sa palengke. Binenta niya ito sa murang halaga. Abot kamay ng mga tao. Ang kulang na lang ibigay ito ni Aklas sa kanila. Ito ang kinakainisan ng ibang tindahan. Ngunit nagpatuloy si Aklas. Masagana ang taniman niya at madali siyang nakakaani. Meron siyang kakaibang katangian. Isang antengero si Aklas. May asawa at isang anak. Hindi hirap sa buhay. Dahil na din sa kabutihan kaya siya ginagabayan ng swerte. Habang tumatagal umiinit si Aklas sa ibang nagtitinda. Kesyo bawal daw ang ginagawa nito at sinubukan pa siyang ireklamo. Walang permiso sa otoridad para ibenta ang paninda sa murang halaga. Hindi naman nagpaawat si Aklas. Para sa kanya ang mahirap ang mas pinapahirapan at ang mga mayayaman mas lalong yumayaman. Hindi niya naman nilalahat. Sadyang may ilan lang na kayang ipagpalit ang dignidad sa pera. Nasisilaw sa kayamanan at pansariling kapakanan lamang ang iniisip. Dahil na rin sa tensyon, umiwas si Aklas. Hindi na siya nagtinda sa merkado, sa halip sa tapat na lamang ng tahanan. Maraming umaangkat sa kanya. Hindi mapigil dahil patuloy ang supply niya sa mga gulay, partikular na dito ang sibuyas. Kaso nga lang. Boss, eh wala pa rin tigil si Aklas. Yung stock natin nabubulok na kasi hindi pa nadidispatcha. Anong gagawin natin, boss? Wala ding nagawa yung connection natin sa loob. Umalis si Aklas sa merkado eh nagtinda sa sarili niyang lugar. Gawin niyo ang nararapat. Itumba niyo kung ayaw tumigil. Areglado, bossing!
Huwag kang mag-alala. Magaling ang isang tauhan mo dito. Sasamahan na lang namin. Anong sabi? May ipapagawa ba daw si Pinuno? Alam mo, minsan, hindi mo ginagamit ang kokote mo. Kaya naman natin yung pahirapan eh. Gamit ng mga nakasanayan natin. Alam mo na ako anong ibig kong sabihin. O, teko sandali. Papatayin natin si Aklas? Hindi. Dahil kahit patayin natin yung kutong lupa na yan, hindi pa rin titigil ang supply. Marami siyang katuwang. Ipagpapatuloy nila kung anong nasimula ni Aklas. Ang mas maiging gawin, pestihin natin ang taniman niya para mapundi kaagad ang supply ng sibuyas. Uunahin muna natin yon at isusunod natin si Aklas at ang mga mahal niya sa buhay. Tapos na kami sa pananim mo. At ikaw naman ang susunod. Hindi ako angal para makinig sa'yo. Bukod sa kasalukuyang problema, alam kong walang ibang pwedeng tumulong sa kasamaan kung hindi ang kagaya niyong nasa kaliwa, mga aswang. Hindi na nakalapit pa ang dalawa. Napalot ito ng takot nang makita nila kung paanong pinatay ni Aklas ang kasama. Kaagad silang lumikas sa lugar. Samantalang, kinabukasan nang lumo si Aklas dahil sa sinapit ng kanyang taniman. Napeste ang mga pananim. Ubos lahat maging ang punlang. Walang ibang nasa isip si Aklas kung hindi ang kalagayan ng mga may hirap. Talagang sinusubukan niyo ang pasensya ko, mga walang awa sa taong bayan. Alam ni Aklas kung saan nakatago ang supply ng mga sibuyas. Sa isip niya baka naroon din ang may pakana nito. Kaya naman pinunta ni Aklas ang lugar. Malaking bodega sa gitna ng masukal na talahiban. Walang takot na pinasok ni Aklas ang lugar at bumungad sa kanya ang sako-sakong gulay. Subalit,